Nag-shave ka ba? Hindi ako nag-shave. Nag-ano lang ako. Nag-wax. Kailan tayo nagkaroon ng usapan, Paye, na pwede matulusin ka sa kwarto mo? Galing ni Paye. Isa sa mga deny-deny. Pero pag napanood mo sa CCTV, siya pa mismo yung tumulong na asikasuhin yung matutulugan ni Kiana. Siya pa nagbigay ng unan. May paghawi pa ng buhay Kiana. Ito oh. Binigyan mo pa ng unan. Si Kiana nag-set up ng ganun. Diyan si Tyrone, sabi mo ah. Nagaganyan ka ha. 18 ka. Ate! Ayaw yung mga ate mo. Ate! Kailangan nga ako nito ulit eh! Paye, kailangan mong matutunan yung right attitude pag sumasagot ka sa tanong ng tao. Ngayon gagantihin ko ito ng ugali. Gusto mo ba umuwi si Kiana o hindi? Ako bahala, Tito. Hindi ka pwede yun! Gusto mo ba o hindi? Gusto mo ba o hindi? Hindi po. O sagutin mo lang ngayon! Paulit-ulit ka nga. Kasi nga kailangan mo po yung sagot na. Kasi nga wala kang sagot. Oo, hindi. Ang ilang strike niya na po sa akin, lagi na sabi ko sa kanya, hala, sasaktan ako kapag nakikita kitang tumatawa ka habang pinapagalitan ako. Kakampi ba kita? Ganon? For a month, nakapangpakapit si Jowa dahil critical stage yung pagbubuntis niya. True pem-pem niya, dun ko dinadaan yung gamot. Kaya every night, ganito ang sitwasyon namin. Kailangan bumukawa. Masakit eh. Huwag mo dalawahin ka ba, isa lang. Hindi. Ayaw lungsot. Ayan. Putang ina mo, ito pala yung butas. Aray. Jowa. Uy, dandan lang to. Masakit din na. Matapang daliri mo. Aray mo. Ha? Uy, hindi pa ako mabaon. Alam ko. Wag na okay na kaya. Aray, masakit. Gago, nandun lang yun sa bungad. Maganda lang ako. Talaga? Hindi mo. Sat ako na sa loob. Sige, dandan lang. Lubrikan ka sa kamay. Aray! Aray, putang ina! Bakit na? Nakagulong pa din! Huwag na brigad ka na kamay mo. Patingin lang ako. Ay, naglayos ako! Bakit lang ang kamay mo, ha? Brigad ka kasi ng kamay mo. Gingi, para akong nag-ultrasound. Ito yung aparato. Pasok tayo ng camera, ha? Aray, masakit na naman po, Jowa. Aray, dapat nagkukondong pa din ang kamay. Narandam ako yung, nails. Ayan. Tama lang yung nilusutan ko, diba? Uh-huh. Sabi, diba nga, sagad pa yun. Hindi nila. You okay, Oni? Oo, nakakabagod. Ang dami yung sirusun doon sa pepe ko. May ultrasound, diba? May sige, sa kakamali pa pinapasok sa tingin ko lang. Nakauwi na po ulit ako sa Toro House kasi galing po ako sa lola ko. Tapos po, nag-share po sa akin si Ate Paye sa nangyari po kay Mami Kat na na-hospital. Nakapag-ate, 98% nervous. Nervous. Nervous din ang Mami. Nervous ka ba?
Nervyosa, nervyos. Kanina, alam mo yung 90% nervyos. Habang wala po kasi ako sa bahay, napanood ko po sa CCTV na may issue po si Ate Paye at Tyronia. Since nakauwi na po ako, kinausap ko na po si Ate Paye para clear po. Kasi diba, bago ako umuwi, hindi tayo okay. Feeling ko hindi tayo okay. Kasi hindi mo ako masyadong pinakansin. Yung may sinasabi ka sa akin yung about kay Tyronia, sabi mo parang tumatama na siya. Tapos diba, after mo magsalita doon, may hinawakan ko yung iniinom na chocolate. Tapos nagbasa ako. Tapos sabi ni Ate Kiana, kinakausap ka ng ate mo. Tapos sabi mo, wala. Tapos umalis ka. Tapos feeling ko galit ka noon. Tapos, ano pa? Tapos yung kumakain tayo. Kasi hindi mo pa ako masyadong pinap... Ay, before pala yun. Yung nandun sa may court. Diba? Tinawag mo ako noon. Tapos nagchat ka noon eh. Tapos may period yung dulo ng chat mo. So feeling ko galit ka talaga. Tapos dumating ka. Tapos dumating ka, diba? Tinawag mo ako. Tapos nang nandun na sa may gate, nung papasok ka na, nag-hello ako sa'yo. Tapos parang hindi mo ako binabate. Tapos parang galit ka sa'kin. Uy, nag-hello ako ah. Nag-hello ka, pero yung, alam mo yun, yung mukha mo, plain lang. Parang parang kang galit. Tapos? Ayun, ganun siya. Yan lang? Mm-mm. Yan lang? Ano po ba? Lang dapat aminin sa akin? Yung kinento ko kay Tyronia, kung bakit ko naisip na baka nagsiselos ka nga kasi sa akin. Kasi malakas ang instincts mo? Oo. Bakit? Hindi, kasi sabi ko sa kanya, may instinct lang ako na baka nagsiselos ka. Kasi syempre, hindi ko masabi kung nagtatampo ka nun, kaya ganun ka, or galit ka, or nagtatampo ka sa kanya, kung bakit ganun yung tingin mo. Ewan po, pumasok lang siya sa utak ko, parang hindi ko naman siya minimina. Ganun talaga yung naisip mo. Na baka nagsiselos ako sa'yo. Oo, na baka ganun talaga. Parang hindi ko naman siya minimina. Baka naisip ko lang. Una ko na sa lahat, ate, totoo po, nagtampo ako sa'yo na yung sinabi ni Kian na kinakausap ka ng ate mo. Diba po, tinuturuan tayo dito na kapag kinakausap ka, tumingin ka sa mata. Pag nakikipag-usap sa'yo, huwag kang distracted. Which is, hindi mo po nagawa. Tapos, nung kumakain tayo, hindi kita masyado pinapansin. Tapos yung sa water. Sa water. Yung sa water, kasi di ba lahat sila binigyan mo, tapos ako hindi. So, feeling ko talaga galit ka sa akin nun. Ate, binigyan kita, nasa dulo ang baso hindi mo. Hindi talaga, promise! Nasa dulo ang baso mo, magkatabi ng baso nyo ni Kiana. Pero yung doon, nagtampo talaga ako sa'yo nun. Kasi nga, kinakausap kita ng maayos. Pero hindi ka tumitingin. Tapos, doon sa period. Kapag nasa office ako, ate, lagi akong sanay na nagpe-period ako. Kasi, di ba, kanyang iba-iba kayong ka-chat. So, laging ganun. Yung syempre, dapat maayos yung pagkaka-ano mo ng sentence, ganyan, nasasanay ako. Pero hindi ako galit. Saka yung sa court, pinansin naman kita na hindi ko alam kung na-big deal mo siya na baka plain ako nun sa'yo. Kasi kilala mo naman ako, lagi ako may ganung mood. Na-plain talaga ako, as in. Pero, nagtataka lang ako dun sa part na bakit mo ko paghihinalaan, nagsiselos ako sa'yo. Bakit, ate? Ano lang, hindi naman siya sobrang minimin ko, pero parang pumasok lang siya sa utak ko. May mga taong pinagsiselosan ako kay Kiana, pero, syempre, ako din mamimili kung saan siya masaya, kung si makakaibiganin niya. Pero, ate, dapat tandaan mo na, kapatid kita, hindi mo dapat pinapasok sa isip mo yung ganyan. Pag ikaw ba nagka-jowa, kung papayagan ka, tapos close kami ng jowa mo, magsiselos ka din? Hindi. Paano pag-isipan kita ng gano'n na, si Kadir Finkus, magsiselos yun sa akin? Gano'n. Masasaktan ka, ate, kapag sa'yo kung ginawa yun. Sabi ko kay Tyronia nun, bakit hindi niya ako nirekta? Yun lang. Kasi tinuturoan tayong mangrekta ng tao dito. Kung may problema ka sa akin, bakit hindi mo ako nirekta? Magka-roommate naman tayo. Yun nga, hindi kita nakausap agad. Kasi di ba, umalis ako nung umaga. Tapos nagsabi ako sa kanya nun. Yun yung time na gabi, di ba? Tapos natulog ako sa kanya. Bubi kayo. Tapos kinabukasan, umalis na ako. Kaya hindi na din kita nakausap. Normal ako kung support mo. Bakit pag-iisip yung pagsiseloso? Natawa lang din ako kasi ganun yung reason para magselos ako. Hindi ako ganun kagaba. Saka next time, matuto kang mangrekta ng tao, lalo na ako. Dahil ate mo ko, magkasama tayo sa isang kwarto. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo. Kasi mamaya, makarating na naman to kay la mami. Mang stress na naman tayo ng ibang tao.
Alam mo naman kung paano tayo pagalitan sa mga ganyang bagay. Katulad kagabi, hindi ko na nga pinapaalam na hindi ako okay sa nangyari kay ate. Pero napansin nila. Kaya yung mga ganito, dapat sabihin mo na sa akin, hindi yung mapupunta pa kay Tyronia, tapos malalaman ko kay Tyronia pa, hindi galing sa'yo. Siyempre, hindi naman natin alam dahil bata yan. Pwede rin magkwento kay la mami. And hindi natin siya para sisihin sa ganung bagay. Kasi, pwede rin makastress din tayo dun sa bata. Especially anak yan ni mami. Nakakahiya, di ba? Kaya, kung may gusto kang sabihin, madali naman mag-approach sa akin. Ako nga, nagsasabi ako sa'yo, Ika Joy, nagtatampo ako kay Tiana. Ika Joy, nagaganto-ganyan ako. Ang dali ko lang kausapin, Ika, pag mag-movie tayo, Ate Paye, pwede po bang papos muna, may sasabihin lang ako. Ganto kasi yung naramdaman ko eh, na hindi ko alam kung tama ba to, pero feeling ko nagselos ka sa akin. Nagsiselos ka sa akin kasi close kami ni Ate Kiana, pares kami malakas tumawa. Pwede ba sabihin ganun? Hindi naman ako ma-offend, at least nasabi mo. Hindi yung malalaman ko pa sa ibang tao. Siyempre, hindi natin alam. Kapag ibang tao pa pinagkwentuhan mo, may dagdag bawas yan. E paano kung ganun? Tapos, yung dagdag bawas yun yung paniwalaan ko. E di mas naging masama yung tingin ko sa'yo. Mas nagtampo ako sa'yo. Kaya next time, kung may problema ka, rektahin mo. Kung hindi man tayo mag-abot dito sa bahay, mag-chat ka. Tawagan mo ko. Mag-video call tayo. Kahit wala akong cellphone, may laptop naman ako. Okay. Ganun lang. Hindi ko na para pahabain pa. Nagtampo lang ako dun sa part na yun. Saka yun nga, sa hindi mo pag-pay attention kapag kinakausap kita. Kasi ako, ate, sabi ko sa'yo matutok sa pagkakamali ko. Kasi lagi na akong napapagalitan. Lagi akong nasasabihan na bastos ako. Wala akong respeto, wala akong galang sa kanila pag kinakausap ako. Gusto mo ba masabihan ka rin ng ganun? Sinasabi ko kasi ito para matuto ka na hindi na mapasa sa'yo kung ano yung nangyayari sa akin, kung ano yung pagalit nila sa akin. Matuto ka na lang. Yun lang yun. Gusto ko lang matuto ka din. Parang sa isang linggo, hindi nawawala ng issue yung isang tao dito sa akin sa bahay. Lagi may confrontation. At sa totoo lang, ini-entertain ko na lang kasi alam ko namang gusto nila ng oras at atensyon ko. Sino ba naman ang may ayaw, di ba? Ako na to. Ako na, ilang years lang ang age gap natin. Hindi mo siya nagagawa. What more kaila, mami? Paano pag biglang wala ka sa mood, tapos biglang kinausap ka nila? Hindi pwede yun, ate. Mas matanda sila. Paano kung nagtatrabaho ka na, gaganonin mo ba yung boss mo? Di ba hindi? Kasi ako, lagi ako nasasabihan ng ganyan. Payo, huwag mo gagawin sa pabiyag. Payo, huwag kang ganyan sa ibang tao. Kaya pag kinakausap ka, mapaseryoso man or hindi, makinig ka lang. The same time, kung kaya naman natin solusyonan, gawin na natin. O may mga times naman talaga na moody ako. Alam mo naman yun eh. Lagi akong galit, lagi akong wala sa mood. Pero that doesn't mean na hindi kita kakausapin. Galit ako kay Kiana, hindi kita kakausapin, gano'n. Hindi naman gano'n yun. Yun lang. Sorry. Okay. Nag-ulitin. Siyempre magkakaiba tayo ng pag-iintindi. Ganto din yung liver ni Tyronia. Siyempre hindi naman kailangan atakay na, ganyan. Kailangan ko kumalma. Dahil mas bata ka sa akin. Yun lang. Alis na alis po talaga si Mami. Kaso, late na po siya nagising. Kaya, nag-iyan na lang po siya mag-Starbucks at saka tambay sa labas. Kasi, bored na po talaga siya sa bahay. At sabi ko nag-aarap ng waffle, wala sa grok. Habang umu-order kami, tinanong kami kung meron ba kaming card. Sabi ni Paye, siya daw meron. Nag-to-go na lang kami kasi 20 minutes na lang pala, pasara na yung Starbs. Yung pinatakaw siya. Bakit? Kasi review niya sa ilalim daw, hindi daw sa ibabaw. Saka pinabalitan niya. Ano? Naka-flat lips kasi ako. Naka-flat? Flat lips. Flat tapetid. Tapos medyo makulit. Sobrang tapahay niyo pa yung Starbucks, no? Alam mo yung review niya? Nalagay na yung hanyang may alam siya. Oo. Ano ko, nagay-lagay ko sa ilalim sa halusin. Ano mo, nagay-lagay niyo.
Palagay-lagay pa sa ilalim, mahaluin din naman. Parang ito restaurant lahat na mabuto sa dyan. Parang parang sa naglaglas, ako nasa ibang, ako nasa ilalim. Thank you. Itong si Paye, pauso pa. Yung whipped cream gusto niya special. Nasa ilalim daw, nung cup. Eh, ganun din naman pag ininom mo, halo na. Ibabaw man yung whipped cream or ilalim. Parehas lang yun eh, di ba? Mas nakakatipid pa kapag ano yung whipped cream is yung nasa ibabaw kasi hindi na siya mag-flat lid. Ang ginawa niya kasi, lagay niya sa ilalim yung whipped cream. Eh di, ang dami na konsumo, drink, tas flat lid. May pa ganun pa siyang effect. Eh, mas nakakatipid ka pag nasa ibabaw yung ano, tapos nakabilog na lid, di ba? Bobo. Busy kasi si ate kakagawa ng mga anak niya. Hindi niya na alam kung ano yung trend ngayon. Bakit ako manghihinayang? Eh, kaya ko naman bumili ng isa pa. Libre ko pa siya. Biz, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Kung saan-saan na kami naghanap ng spot na pwedeng tambayan. Ang ending, dun na lang kami pumunta sa tambayan malapit dun sa bahay namin. Kwentuhan, chika, lamon. Ey! Hindi siya wordplay. Dun na rin sinalubong yung birthday ko. Ah. Punta ka na dito! Ano na ako din? Paano yung bakit nakausap ko ni Tony? Punta ka na dito, Teh. Punta ka na dito. Teh, taka na. Ano meron? Atras. Magbanding kayo? Atras ka. Dito dyan. Ayun ni Bambi. Request niya pa yung magbanding ko sa akin. Ayun niya, sabi niya mukha nga dyan eh. Ang kulit mo eh. Bambi, nandito lang po ako. Pero niya, ayoko nga dyan ka sa kung asaan ka dyan. Ayoko nga, sinabi ko nga hindi ka lalagpas sa may ano eh. Dito ka sa linya. Sa may ilaw eh. Bambi, nandito lang po ako. Ayoko nga eh. Ba't ayoko na nandun ka? Baka mahulog ka. Yun pala, alam mo eh. Hindi mo ako dadahilanan. Dito lang tayo, nag-manifest ka lang tayo dito eh. Kulit mo din eh. Ano minimanifest mo? Ano minimanifest mo? Magkaka-elite ako. Magkaka-elite ako na van this year. Ako rin yung manifest. Kaka-anak ulit si Papi na ex. Arby, ba't ginawa mo biro ano lang si yan. Papi? Taon-taon na lang muna. Ginawa mo manok sa papi. Papi, nagmamanifest ito yung asawa mo. Love you more. Nagmamanifest si Harvey. Oo, sige na. Doon ka na. Hindi. Mababuntis ka ro next year. Itigilan mo ako. Ano na nga ako. Naninigas lang ako dito eh. Tapos yung katabi mo ngayon na binabanding ka, hindi ka man lang pinili sa mga sasakyan. My God, paano ka nakakaharap ng ganyan? Nakita ko ako sa mga binili ko sa Thailand. Ate, wala akong binili. Ayun na. Godin mo, ang pagalit ako dito. Bakit daw hindi ko sinabay si Kiana? Tapos ate. Budod din sinabay si Kiana. Gatang po daw. Wala nga silang pakis na nangyari sa'yo kagabi. Hindi ka binilang ka pa, Pei. Hindi nag-decision ka pa dyan. No! Humabol lang kami ni Papa Odi kasi nga, bagong pakulay at pabang si Mama Marie. Thank you, Glam Squad Timog. Ganda-ganda mo naman. Parang fake box na, pero ang ganda rin. Ang shiny niya pa rin. Ang ganda niya sa personal. Ate, sabi sa'yo, ang ganda ng kulay na ganyan eh. Oh, diba? Ba? May isasagad pa? Ka po? Yes, ano? May isasagad pa yung hair mo. Ang ganda. Ay, gusto ko kasi talaga yung sariwang hangin. Tapos may nakikita kami na parang mga konting city lights. Ito ang ganda ng view habang kasama ang Toro family. Bago matulog, hinahanap sa akin ni Jowa yung bagong bili niyang tumbler na Starbucks. Eh, wala na sa kotse. Kaya bumalik kami dun sa tinambayan namin, baka natapon. Dito ba yan? Uy, lagi, di ko makita. Last item muna. Eh, lahat ayun, po no? Ng Starbucks. Oh my God! Ayun na na? Pagkasa na lang. Tumbler ni Jowa. Jowa, akin na yan. Pag-asa na lang natin. Hindi
naman na dumihan. Hindi naman, balot na balot na. O diba? Tingnan mo, kabibili lang natin ito kanina. Mahal din to, tinapon nila. Tara na, nasa basurahan. Guys, kung yung iba may pera sa basura, ito may tumbler sa basura. Habang nag-i-ready sila asawa sa handa ni Vince, nilambing ko si Papi, tapos si Paye, yung tingin, halatang naiinggit. Eh di sabi ni Vince, sige kayo din, pagbibigyan naman kayo. Ano yung gagawa ko, Papi? Kasi gumano kayo kay Papi, si, ano, Paye, gumano, tumingin. Sige, kaya, nagbunta. Balot ako ng lumpiado. Yan, ayan. Okay, yun din ang reaction mo, ha? Dali na kay Yans. Sige na. Gagano'ng ang Toro family, nakakahiya naman. Ako na yung bumili ng sarili kong cake. Makalupit, birthday ko, ako nag-asikaso ng... Ano kaya wish ko sa sarili ko? Ang Toro family, kunwari. Kunyari, di ko alam. Yan. Simple lang ang mismong araw ng birthday ko. Kasi meron pang paparating na en grandeng celebration. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy happy birthday to our family. Happy happy birthday. Wish ko ay magkaroon pa ako ng maraming wish. Hindi. Wish ko sana healthy delivery si Mami kay Baby Tyrone. Wala na ako ibang gusto yung pangregalo kung hindi yung magkaroon ng kapatid si Tyrone niya. At magkaroon ng bagong angel sa Toro family. Size 11 guys. Masaya na ako sa gift na to. Masaya ako sa pamilya ang meron ako ngayon. Yun lang. Happy birthday sa akin guys. Yay! 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 Actually, hindi ko siya masasabing simple lang. At hindi ko rin masasabing simpleng araw lang. Dahil birthday ko yun. At walang birthday na simpleng araw lang. Para sa akin ha, masaya ako. Kasi, syempre kasama ko ang Toro family. Kulitan, tawanan, sa sulok-sulok ng bahay-bahayan. Eh, rhyming words. Tsaka syempre meron kaming panibagong angel na darating na si Baby Tyrone. Lagi namang masaya ang Toro family. Kahit maraming problemang pinagdaraanan sa buhay. Dadaan lang yan. Pamuntahan ba yan? Galing, di ba? Ako nagkasikaso guys nung sarili kong cake. Happy birthday, Tito Vince, from Toro family, kunwari. Ako nagkasikaso. Walang nag-iba nagkasikaso dito guys, kundi ako lang. Joke lang. Si Ate Maru, nagpatay nga lang dito. Kasi kaso, hindi lang. Saka tanggalin yung sumpa. Ano ba? Tapos may box mo, te. Hindi pa ako. Relax. Ah, ano ba 'to? Princess lang 'yan. Pati mo kaya si Bobby
kita mo, mukha na bulari. Laging gusto ng pati. Tawa-tawa ka naman sa pagsasabi ng mukhang baka bulari. Sila bulari. Abunado. 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 Ay, bulari bang ganyan? Baby bump. Pinago! Exchange ka ate? Exchange ka ate? Ano pa? Tony, ang harap, bis! Ang harap! Ate, pagbigyan mo na kasi buntis eh! Ang ating bata! Tony, may lika ako! Ay, bata! Angat ko nga. Ako nga, may asthma eh! Ano yung sabi? Ako nga, may depress eh! May lika pa! Oo, oh, mahiga eh! May depress! Sabi ko nga kay Tyronia, makinig siya sa mami niya. Dapat alam niya yung gagawin sa pagpasok ng gamot sa ano ng mami niya. Kasi para kay baby Tyronia yun eh, sa kapatid niya. Tapong nalalakot anak, kasi dapat matututo ka po ng ganyan. Paano pag wala si daddy? Tulad yan, may events bukas si daddy. Natatakot ka ba? Nandidiri ka? Tatawa lang ako, daddy. Okay. Daddy, tulong. Pagka ganun mo, dulo mong ganun ha. Dahan-dahan, pero dudulo mong ganun ha. Oh, huwag yeah. Nangit yung lubricant sa kamay. Kailangan kasi magkakaroon ng gas. Kasi mami, nakikita ko si daddy nagkakabay. May... Ngayon anak, yung lubricant, kalat mo sa bundaliri mo. Tinturuan ka namin anak para... Kailangan mo yung anak, pampakapit ka ng kapatid mo eh. Ngayon, hawa kami yung may lubricant anak, na daliri na ganyan. Ipatong mo muna sa pempem ni mami. Saan po dyan? Yan yung butas na yun, anak. Yes, yes, yes. Ano, natatakot ako! Bakit? Oh. Yan. Saan? Dito, daddy? Ayan, anak. Dito. Dito. Yan. Alas, tulak mo ng daliri. Tapos tulak mo papasok, anak. Yes. De, anak, isang daliri lang. Huwag mo pasok lahat. Sige, anak, puso hanggang dulo. Daddy, may nagpa-block eh. De, sige. Anak, puso hanggang dulo. Daddy, may nagpa-block eh. Okay. Sige, anak, ipuso mo. Puso pa. Taas. Sige, anak, dulo pa talaga. Dulo yan, anak. As in, dulo. Pag naramdaman mo yung pinaka-dulo ng daliri mo. Taas pa, sige, dino pa. Nasa dulo na siya? Sige, di pa rin tayo niya. Mami, nawala din yung kamay ko. Okay. Bitin kasi malit ang daliri niya. Mas okay si Tyronia kaysa sa'yo. Malaki daliri ko eh. Si Tyronia. Ang weird po ng pakiramdam at saka nakakatakot din po siya. Pero yun nga po, kailangan ko rin po tulungan si mami tsaka si daddy. Saan naman naman si Tyron? Oo, oh, anak! Bukan lumabas. Sigili. Ano? Mag-jelly ko. Ganun ang private part ng babae, anak. Ganun ang loob nyo. As ang jelly na ewan. Grabe, hugas na hugas, ah! Sabi ko lang ko rin naman po eh. Saglit lang ako. Baka kaya doon yung magkumain na nakakamay ngayon. Kasi mami, di ba nakita ko si daddy nagkaganon? Tapos, ano, di ba kakain? Nakikita ko siya nagkakamay sa ginagandang chupay ko. Iniisip mo? Ano iniisip mo? Pinasok yun ni daddy sa ano ni mami. Nung gabi, kinabukasan kakain mo siya. Hugas naman ako. Hugas naman na siya. Ah, daddy, pabisa nag-wipes ka lang, tsaka alcohol. At least nakain ko yung alcohol, oh. Okay. Nakikita ko kay Ori na sobrang excited siya. Kaya dinala ko yung fetal Doppler ko. Kasi gusto niya nga daw marinig yung heartbeat ni baby Tyrone nila. Hehehehe. Pag-itingan na namin. Hanapin natin ko sa Doppler ko. Baka ano, baka kailangan madiin talaga, papi. Natatakot ako dumiin sa'yo. Ano eh? Kapakapayan eh. Sabihin ko kung masakit to. Wala mo eh. Natatakot kasi ako dumiin eh. Kasi alam ko medyo nakadiin ang doktor nun sa'yo eh. Kasi hindi pa ito yung sobrang high-tech na high-tech yung akin. Mas high-tech yung sa kanila eh. Oo. Kasi hindi kasi siya madedetect yung heartbeat ng 10 to 12 weeks. Hindi. 12, hindi na, nadedetect na yun ang ganun. Kasi ako kay Happy, nagpa-check ako rin parang 12. Pero 10 or 11, 12. Oh, nag-ano ka ba, Doppler ginamit sa'yo? Oo, oh, pero kasi Doppler namin, murahin lang din. O kaya nga, mas ano talaga yung ultrasound. Oo, oh. Sa ngayon lang, sa liit na ito, ultrasound talaga ang pinaka, ano, Mm-hmm. Mabilis nakakasagap. Kung paano pag narinig? Oo nga! Kay Papi, tingin mo ba? Try mo kay Papi ah. Itang ano, rinig na rinig agad kay Papi. Wala jowa kasi. Wala pinta yung akin eh.
Gusto kasi natin marinig, kaso nga lang, wala talaga. 2 weeks pa ulit. Hintay pa kayo 2 weeks. Ang git ni baby mommy. Nakita ko sa mata niya na umasa siya at nalungkot siya nung hindi niya pa narinig yung heartbeat ni baby Tyrone. Hindi na parinig ba, mami? Di ba? Ito may curious na bata o nakikinig o. Oh. May curious o. Oh. Ano yun? Hmm? Ano yun? Basta mo ba? Basta mo. Birthday kaya, heartbeat niya. Heartbeat mo ba yan? Kabaan na ba eh. Ay, wala heartbeat mo pala. Tissue. Ako, itong heartbeat ko. Ang bilis. Mabuntis ka nga. Masaya ba? Sana mabuntis ako. Hindi na dapat sa mismong damit mo. Kalma naman ang puso mo. Sobrang na-excite ako na lumabas agad-agad ng bahay kasi dumating na yung isa kong malaking parcel. Pero itong parcel na to hindi nakabalot. Andiyan na yung binili ko na Toyota Elite! Yan! Yeah, no. Oh my God! Yay! Oh my God! Ito Elite? Yes! Oh my God! Yay! Ganda siya, no? Yay! Yes. Oh, thank you po! May bago na tayong car! Pretty. Lumalaki na kasi yung family at naisip ko na kailangan ko talaga ng mas malaking sasakyan. Kailangan ko ng paghandaan yung pagdating ni Baby Tyrone. Ganda? Parang siyang artista van! Ganda niya, no? Uni, parang artista van siya! Mm-hmm. Pero ito, nasa sa gaganon siya. Shucks! Ang ganda niya! Aano siya ng sobra na gaganon. Flat. Kasi yung flat na flat, anak. Super ganda yan. Sige, mamaya na lang, try natin mamaya. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings. Mas komportable nang bumiyay si Buntit ngayon. Thank you po. Ako talaga yung nakikipag-usap sa tatay ni Tyronia na si Tatay Elon. Ilang linggo na sila nangungulit na uuwi nga raw si Mama Reggie, yung nanay ni Aaron, at gusto nilang makita at makasama si Tyronia. Siyempre, bilang lola, namimiss niya yung apo niya. Ako naman, tatanggap lang ako. Kilala niyo naman ako eh. Kasi sino ba naman ako para magmataas? Lalo na kung napapakumbaba naman yung tao sa harap mo. Kaya tanggap lang. Maganda rin na makilala ng lola ni Tyronia kung papano ba si Tyronia kasi malaki na siya. Ako mababa ang luha ko, pero sa paniniwala ko, ang pagmamahal nasa puso ko, nasa isip ako yon. Nakikita man kita, hindi ako updated. Nakikita ako lumalaki, maganda ka, maayos ka. Alam mo ba na ako sa iyo? Ang pinakamasakas lang sa akin, hindi kayo ayos ni tatay mo. Kami ni tatay mo, hindi rin kami always nag-utap. Busy siya, busy din ako. Pero lagi ko na lang sinasama sa kwena. Huwag mong iisipin na hindi kita love, hindi kita namimiss. Alam mo ba gano'ng kasaya ko pa sinasabi nila? Ako po pala si Tyrone. Hindi ko masabi agad na, ay! Apo ko yun kasi ayaw mo, alam mo nga, ayaw mo isang sabi ng tao na, ay, ako lang, hindi naman nakikita lagi, hindi naman nakakausap. Nasa puso ko na lang, yun ang masaya ako nakikita. Kasi siya, lumalaki siya. Nasasaktan ako yung hindi kayo okay ng tatay mo. Mahal ka ng tatay mo, alam ko yan. Kaya lang siguro misunderstanding sa oras. Pwede ka mapag-usapan ako sa iyo. Mama Reggie, totoo po ba yung mahal? Kung siya sabi, kontento, masaya lang. Palagi na siya sabi ko na Regina. Palagi siya nagpaparinig. Mahal mo po ba yun? Kasi hindi ako nalalo na mahal mo. Ilang beses ako ulit at pag-usap sa kanya. Tapos niya sasabing na kontento. Ganyan, mag-tipin niya sila happy family. Kasi feeling ko, ako yung alam sa labas. Sabi niya, ako yung alam sa labas. Ako yung panay. Tapos gano'n ako. Ay, yung pa yung totoo pagmamahal?
Dahil bata pa po ako, ngayon lang po ako mabibigyan ng chance na sabihin yung totoong nararamdaman ko po. At dahil nadala po ako ng emosyon ko, nagtutulog na po akong bastos na bata. Hindi natin pwedeng isang klase lang ang love. Ngayon, may tampo ko sa tatay mo, dapat ayusin na lang. Ano ang dapat? Ikaw po ate ka, buhay ang tatay mo, nandiyan ang tatay mo, dapat nag-iisap ka. Kung nalisipan ako kung hindi pwede, kung palagi niya ako sinasaktan, pwede ko ba? Ako tampo lang yan. Pwede niyo ayusin, gawa ng mga kapatid mo. Ganun na po ako sa kadya. Ayoko na makunta ng Jay. Yan actually, Mama Reggie, ang problema ko kay Tero niya. Napano ko yan? Pinalo ko yan, nakaway kami ni Tony. Pinangyan ko yan kasi ganyan siya magsakit. Bigyan mo ng ano, chance si tatay mo. Mama Reggie, binigyan ko na kapuwi. Ano pinagawa? Naglolo ko sa labas, nagihirap. Nagmapa ko, binuto ko si Bindu. Tama babae? Tama po ba yun? Tama ba yun? Yung sa word out mo, Mama, ganito kasi ang dumating sa ating gan. Ito ha, para lang alam mo. Ina-explain ni Mami yung side ko po. Pinapamubog rin yung sinabi mo sa amin yan, alam din ni Tyrone yan. At kaya talaga, nang halos magtama si Im at si Odie, dahil ginagano ka, nahuli yun yung Odie dati sa bahay nila ate mo. Yung maoy, ilang beses na yung nakilusap si Tyrone, huwag siyang ganon, pero sabi ko ko talaga sa ate mo. At hindi ko naman natumating sa buhay, talaga tumawag na sa amin si Venus para lang matuwag kami ng polis kasi grabe na siya yun. Panaginom. But, sininto ni Aaron yun, bawal na mag-inom. Ang nangyari sa amin, ang sinasabi na kasi sa mga babae, ito kasi umabot sa amin. Si Aaron daw, nagpunta sa bar. Sabi ko, ah, alam ko yan. Nandun kasi kami sa event na yon. At si Aaron dito, eh, umiyak na sa akin nga. Shamus niya at pinapatos niya yung mga event na sobrang baba nila kasi para kumakil. Naiyak na kasi ako, kawawa naman na walang panang good. Ha? Hindi namin sininvite dito para mag-event. Hindi namin in-invite si Aaron. Buta lang siya dito, nagpakitan lang siya dito. Then, sabi ko baka friendly, si Aaron kasi touchy. Pero sa akin, kahit na, yung babae kasi nagre-reklamo, gusto daw siya idalin sa resort kasi birthday niya, etc. Ganyan. Sabi ko, tangin na, pangit yung ganito, pangit yung ganyan. Hindi okay sa amin yan. Sabi ko sa agad ko sa kanya, ano man ang mangyari, out kami dyan. Sabi ko, hindi na sa Toro family, hindi sa touch ni Tyrone. Kumakalap dito yung mga babae na gusto nang iuwi sa resort. Sabi ko, wala kami doon. Basta may nawala daw, may nawala. Sabi ko lang, alam ko na nag-event sa iyo yung invite niya. Hindi ba nila yung invite? Kapag-work matin sa iyo. Tapos, hindi yung babae daw, parang gusto na iyo ni Aaron. Nailalabas ko na din yung side ko. Kasi ako yung tipo ng taong alam ko sa sarili kong hindi ako galit sa'yo. Pero basta sabihin ko pa rin na parang galit ako para ma-relieve ko kung ano yung naramdaman ko that time. Ma-explain ko sa'yo, ma-express ko. Kasi ayoko yung, hi, hello. Alam mo yung ganong taong nakaharap sa'yo ng ganon. Pero ang daming sasabihin sa'yo pag nakatalikod. Hindi kasi ako ganon. Puputakta ako ngayon sa harap mo para alam mo. Then, yun lang, sinasabi ko lang para malabas ko yung sama ng loob ko. So, ano, may masasabi ka ba? Ano bang na-feel nyo? Ito kasi na-feel ko. Kasi gusto ako maging totoo. Kaya ako nandito, kahit ano marinig ko, kahit ano sabihin mo sa'yo. It's okay, anak. Makita ng buong tao. Okay lang yun, anak. Tatanggapin ko yun. Yung sobrang sakit nun, anak. Anak kita. Kahit anong gawin mo, anak kita, anak. Marami akong pagkakamali sa'yo, anak. Alam mo yan. Pero bigyan mo ng step by step talaga maayos na. Kasi hindi naman dapat na dapat yung buhay namin eh. Sabi ko nga sa'yo, di ba anak? Pag nakapaglabas na tayo ng sama ng loob, saan hanggang saan ka ba dadalhin ng galit mo na yan? Pag ba namatay na yung tatay mo, masaya. Hindi mo man lang nakasama o ano. Yung pinapoint niya kasi, mami kasi pa nagpatawad ako, asa pa ako. Hindi, wag kang umasa. Enjoy, enjoy na lang. Alam mo, sa lang ang buhay, kailangan maging masaya na lang. Siyempre, masarap mabuhay kahit punong-puno ng takipag sa palaran sa buhay, di ba? Ang sarap. Para sa akin, masarap yung mag-umpisa tayo. Alisin na yung mga yan na parang galit, suklam o sumbatan. Mas masarap ang pakiramdam ako. Ako kulang ng time sa kanya, kulang ako. Pero kahit pa paano... Kasi niya kasi tinatawagan mo siya, kinakamusta mo. Alam mo, minsan kasi sa totoo lang, ako pa nahihiya. Kasi sabi ko, ay sakit na ako ko, paano ko yan? Tatawagan ko, baka mamaya hindi ako mapansin. Alam mo, may pakiramdam gusto ko isigaw lahat sa mga amiga ko na, ay, apo ko, ganyan, ganyan. Alam mo, sila pa nagtatanong, gee, apo mo pala si Tyrone niya? Alam mo ba, saya-saya ko. Kasi sila yung magtatanong sa akin. Kasi hindi, parang nahiya ako, ipagmalaki baka akala eh. Yung bang, alam mo, ipakiramdam na nakikisakay. Masaya na ako, nakikita kita, sa totoo lang. Kaya pagka sinasabi nila na, apo mo pala si Tyrone niya? Ang gandang bata, ganyan, ganyan.
Sasasaya ako pag sinasabi lang kamukha kita. Hindi na ako maganda, mas maganda yung ganyan pa. Pinapaliwanag ko sa kanya kung paano yung puso mo. Sinasabi ko sa kanya. Sabi ko, anak, imposibleng hindi ka mahal ng lola mo. Imposibleng si Ina lang at saka si RG ang mahal. Imposible. Mahal ka ng lola mo. It's just that nahihiya ang lola mo. Hinahayaan niya kung paano siya mag... Kasi mag-approach. Sabi ko nga, diba, alam mo naman si Mama Reggie, walang masamang tinapay dun eh. Hanggat maaari, hindi siya mag-absorb ng, sige, papakinggan niya yung negative, pero gusto niya papaayos. Ano lang marinig ko, sa akin lang yon. Pag alam ko mga kasama sa iba, sa kapwa, sa akin na lang. Ganun ako, apo. Si tatay mo sa pagbabakasyon ko, siguro minsan, sa edad din, bata pa, pero sa ngayon, sa observa ko naman, ngayon na nandito ako, wala naman ako makitang problem sa kanila. Tapos si Ina naman, kung salbahe na... Minsan na, ano kung sa bahay ng tatay ito, ba't tumakatatay? Mas pinipili ang tatay kesa kay Venus, di ba? Kasi sabi ko, siguro, misunderstanding o may pangyayaring ganun. Sabi nga, wala namang perfecto. Pero ako, sana, para sa akin. Mga inaano niya kasi, intindihan na nga niya na si Ina yung ganyan, si Ina yung talagang yung, mature na yung isa. Oo. Ayaw niya maramdaman na yung paborito tong isa. Kasi laging sinasabi, hindi, favorite niya si Ani. Hindi, walang paborito si tatay mo. Siguro nagkataon lang kasama niya mula maliit. Hindi, sinasabi niya. Hanggang ipanganak. Sinasabi pero, na mismo na iron sa mukha niya kasi. Favorite ko si Ina. Pero, tangay na ka rin niya. Oo, oh, tangay yan eh. Sinasabi, kumbaga nanay. Sa balaso, kaya yan yung mga tumatatak sa kanya. Kung alam niyo na nakakasakit kay Tyrone na kami buo kami pamilya ganito ganyan, I hope maging sensitive na kayo this time kasi nung nakaraang nasabihan kayo about that, wala lang eh. Tuloy-tuloy sa post. Eh eto, kahit naman ano sabihin namin dito, ini-stop pa din kayo. Oo, pinapablock ko na nga eh. Hindi, as mami. Gusto ko siya i-post. Hindi, gets namin. Oo, alam kasi ni Aaron tsaka ni Venus ako eh. Ang inaano ko kasi, number one, bago mo simulan sa post, lagyan mo na ng gawa. Bigyan mo ng time. Time kasi, time lang naman talaga kasi ang inihiling ni Tyrone niya sa'yo. Actually, hindi pa nga sa'yo eh. Sa kapatid na muna. Oo, iwanan mo. Huwag mo sabihin na, hindi kasi ako makatulog na ganito ganyan. Yung isakripisyo. Kasi papakita mo sa kanya, magbibidyo pa kayo, mapapanood niya. Pag si Ina, kaya mong, hindi mo kaya makatulog, umiiyak ka. Samantalang ikaw masaya, kaya mong hindi siya katabi. Siyempre, iiyak tong isa. Pero, tigyan mo, mami. Nung baby ba ako, umiiyak si tatay. Baby, sorry, anak, hindi. Sa gate, naghihintay siya sa tatay niya. Oh. Mga alam ko yun, yung mga ganun. Oh. Naghanap pa ako ng video ninyo para ipakita sa kanya. But ano? Ganito kayo. Pinapanood mo niya. Iyak na iyak din tong isa. Sabi ko, ganito kakamahal ni tatay. Bakit ngayon hindi na? Bakit ngayon? Sasabihin niya, si Ina lang yun. Pwede mo saglit. Si Milian siguro gusto niya may kalaro. Si Aji? Si Aji ba yun? Tignan mo nga. Si Milian sa labas. Si Milian. Magulo kasi noon. Medyo maputol-putol kasi makukulit yung mga bata sa paligid. Naglalaro. Pero ang maganda, ang naging ending ay, naging okay din naman silang maglola. O si Mama Reggie, okay na kayo. Okay sa kanila. Hindi, kumbaga o paano yung ano. Si Ina. Oo, oh, yun ba pwede mo request? O gusto mo, kung huwag si Ina, si Tatay Elon. Pwede naman. Ganito, ako kasi yung tipo ng tao na ayokong nagpapanggap, ayoko yan. At ayoko sa lahat yung nagtatago. Ito yung hugot ni Tyrone at meron akong resibo. Nandun ako noon, natatandaan ko pa yung mga nangyari. May nakita kasi siyang social media artist noon, tapos nagpa-picture sa amin. At ang matindi doon, siya pa mismo ang naglagay nung kamay nung social media artist na yon sa amin ni Venus. Na alam naman niya na isa sa pinakamabigat na rule sa amin yun sa Toro family na huwag hahayaan na maakbayan ng iba ang mga Toro girls. Kaya ang nangyari, pagsakay namin ng sasakyan, dun siya kinumpronta ni Ate Marie. At dahil nga nakainom kaming lahat, hindi na nagkaintindihan. Kasi nagkomportable nga ako nasa gitna ng namin chofing ni nanay. Tanga lang, magulol pa ako. Nagpa-picture ako na para akbayin niya si nanay. Kasi ate, nanonood siya ng vlog. Pag pinost niya yung makita ni Dolly, anong sasabihin ko na? Seryoso ba, te? Sana hindi mo na lang ako sinama dito. Ganun pala ako ka-toxic eh. Napipi ko na ako, te. Wala naman akong mali sa ginawa ko. May mali na sa ginawa mo kasi pinaakbayan mo si nanay. Uwi na lang kami, te. Hindi ko, bahala ka. Hindi ako bastos, te. Tama na, okay. Magsagutan dito. Bastos pa kayo.
Papa, sino minumura mo? Kain. Tama na. Ang ina, may ibang tao nagwabastusan kayo. Kung magtaas ang boses, naging bayan tao. May nakausap yung asawa ko ng ganun eh. Diba? May mali ba akong sinabi? Mali na, pinagsasabihan ka lang. Ano mali kong ginawa? Gago ka ba? Nakainom tayo. Ano? Tayo. Bakit? Ihinto mo. Sige, bakit? Tayo mo, papatulang kita. Sino ka rin? Gago ka. Ano sinabi mo? Ano sinabi mo? Tama na. Wala akong binastos. Tatay! Tama na yan. Tama na. Gago ka ba? Lasing ka ba? Ako lasing. Iba na yung mga sagot niya kay Ate Marie. Kasi yun siya eh. Maoy siya. Siyempre, dahil nandun si Papa Odi at naririnig niya yung mga sagutan ni Aaron at ni Ate Marie, kahit sinong partner naman, hindi papayag na sagot-sagutin ng ganun yung asawa niya. Kaya ayun, silang dalawa yung nagpang-abot. Binastos ko ba? Tatay si Ina! Magagalit si Ina sa'yo, tatay! Tatay, magagalit sa'yo si Ina! Tandaan mo rin natin sinabi mo sa akin! Tama na! Tama na. Hindi ka mo yung lahat. Hindi mo pinanigan niya natin. O bakit? Tama na. Bakit? Hey. Bakit? Tama na. Uy, bangin ng tubutan. Lakas-lakasa ko ba? Oo, ba't ikaw lakas-lakasan? Hindi ako lakas-lakasan. Hey! Iniintindi kita, gago. Tama na yung mga si Ate Marie kung nakapasus ako. Tama na! Bye! Tama na! Sana binigyan mo. Kaya sinabihan mo ko na sana hindi mo na lang ako sinama dito. Binastos mo ako noon. Kaya siya naglalaktan ko. Tama na, nakainom tayo. Tama na. Tangin na ito ni Udi. Ganap na ganap. Kala mo talaga. Sino ka ba? Hindi ka tatay ng Toro Family, gago! Ano ka ba? Papaka ba ng Toro Family? Ano mo, umalis ka, gago! Naging tatay ni Tayo. O bakit? Naging tatay ka? Sana tanong mo yung anak ko, gago! Tama na! Tama na! Pinapanindigan mo lahat yan, ha? Tama na! Tama na! Wala na magsasalita! Gago ka ba? Tama na! Anong paninindigan? Tama ka ba? Gago, nanggigilaw sa'yo, Odi. Kung paano ka? Tay! Mapaginto na ito, tignan natin. Bye. Tumigil ito, tangina, suntukan tayong dalawa. Tumigil ka. Tanginan to. Tumigil kayo. Tumigil na kayo. Tara! Uy! Pagtigil ito, tangina mo, suntukan tayo. Pagpasaging ko ang mukha mo. Tumigil kayo. Tangina mo, hindi ko titigil si Ate Marie. Tumigil ka. Sasabi mo, tumigil ka. Uy, ikaw na lang nag-provoke. Tumigil na kayo. Tumigil na! Papa, for happy, please! Tay, tumigil ka na, Tay. Ikaw na mataas ang boses. Please! Gago, tumigil ka na! Sino daw ako?
tumigil. Hindi daw ako tatay ng Toro family. Gago ka ba? Oy. Bainsap ka lang ako doon. Tay, nakukuha yan sa magandang usapan. Tang ina, thankful nga ako eh. Gado ka ba? Hey, huwag usap na. Tama na, tama na. Nasa guardhouse tayo. Nakainom tayo. Nasa guardhouse tayo. Okay. Lalabas ako. Pakinig ko ni Odi, kala mo sino? Pukin ang ina mong adik ka. Hey, Tay, walang ganyan. Walang ganyan. Tay, walang ganyan. Nasaktan ako ba? Tay, Tay. Tay, kasi alam mo kung bakit. Tumahimik na kayo, mga nakainom kayo. Hanggang sa naging okay din ng lahat. Marami kasing experience na napagdaanan si Tyrone niya nung panahon na magkakasama pa sila sa bahay ng tatay niya. Pag-usap sa puso mo. Tama na. Hindi, Tay, huwag mo tatalagin. Bago mo siktan ako, pa? Tay, huwag mo mapos. Tay, bilanggit si Tyrone. Tay, magkakapamilya tayo, okay? Huwag kang mananalo ng iba. Magmaoy ka sa iba, pero huwag sa atin. Ang ina, magkakapamilya tayo. Huwag sa iba, sa iba. Kung sa iba, sasabayan ko pa trip mo. Pero huwag pamilya. Hindi, ganito na lang. Tama na pa. Basta pag nakakainom kayo, huwag kayo magsasabayan. Pero, sakitan lang tayo ng salita kasi ano kayong dalawa. Parehas kayong lasing eh. Mama, ito mo nililil. Mahal kita, pero ba't mo nililil? Pero tapos na, pamilya tayo. Okay. Ano yan? Laki ng respeto ko sa'yo. Kahit sapak-sapakin mo, hindi nga papalagi. Yeah, tama na. Hindi dahil sa dala ko yung bayad ko. Tay. Sige na kami, si Tayro. Tay, tama na, Tay. Sige na, sige na. Uwi na tayo, papahinga na tayo. Sige na, pahinga na tayo. Never, huwag anong ma-bother. Kasi ako at si Papa, ay itong pag-usapan. Hindi sila nag-aaway. Never sila nag-aaway, lagi silang magkakampi. Kaya itong pag-usapan. Pops, enough video. Hindi ka Kardashian. Okay na kayo? Okay na, I love you, tatay. Bakit ko nga ba nilabas ang matagal ng video na to? Actually, isa lang to sa napakadami kong videos dito na meron akong copy. Para kasi sa akin, ang ipapakiusap ko kay Aaron at saka kay Venus, maging patas tayo. Madami akong issue na itinahimik ko. Alam nyo yan. Alam niya yan. Pero, hindi ako papayag na ilalabas ko yung totoo. Dahil din kami, yun ang trabaho namin eh. I-share ang buhay namin. E nailabas na si Tyrone niya, ganun sumagot. Bakit ganun ang galit niya? Mamimisunderstood siya ng tao kung bakit na lang ganun katindi ang galit niya. Kailangan meron tayong patunay sa mga sinasabi niya. Ayoko na yung salita niya ay salita lang. Ang salita ni Tyrone niya ay powerful. Ang emosyon niya ay sagrado. At ang pagkapatawad niya ay magical. Kaya para sa akin, gusto ko lang maging fair. Gusto kong ilabas yung totoong dahilan. Bakit nga ba ganito si Tyrone niya? Bakit siya nasaktan sa tatay niya? This is one of the many pangyayari na nasubaybayan ni Tyrone niya. Na kami ni Aaron, nag-decide kami na maghiwalay dahil ayaw namin na lumaki si Tyrone niya na nakikita kami nag-aaway. But nakita niya yon sa sarili niyang ama, pero sa ibang partner. So, para sa akin, ayokong basta matatawag na bastos yung anak ko. Gusto ko maintindihan nyo, sige kung naging bastos siya, tawagan yung ganun, pero bakit siya naging ganun? Saan siya nangagaling? Ano ang hugot ng nag-iisa kong baby girl na si Tyrone niya? Bukod sa 9 years nang hindi nakasama yung pagdating, may ganun nangyari. Sa part na to, pwedeng magalit sa akin ng ibang tao dahil naglabas ako ng video na dati pa. Again, ulitin ko, isa lang to. Pero ito kasi yung way ko ng pagtatanggol sa anak ko na wala kayong karapatan na bigyan niya na mag-comment sa page ng tatay ni Tyrone or kay Tyrone na magpatawad ka, wala namang ginawa sa'yo, nag-post naman. Hindi siya ganun kadali. Isa yan sa mga pangyayari na hindi namin napagkasunduan. Kasi, to be honest, hindi ko rin ito idedetalye. Kaya hindi ako totally naging okay sa kapatid ko fully. Nang dahil din kay Venus. At alam nila yun kung bakit. Kasi sobrang taas ng respeto ko kay Venus bilang nanay ni Ina at ni RG. Ayoko nang ganun. Hindi pa ako nakaka-move on pero sila parang wala lang sa kanila na silang dahilan kung bakit ako nagkalamat sa sarili kong kapatid na si Tatan. Pero okay naman ako sa kanila by now. Hindi na ako ganun na naaani puso ko. Pero there was a point na nahasan ako, ba't kayo magkakasama? Eh di ba kaya ako may feelings na ganito dahil kayo nagkatarantaduhan? Nalito ako na gusto ko magpatawad pero teka sandali, gusto ko may lesson. Mayroon kayo dapat natutunan sa pangyayari.
aaminin ko na hindi lang si Aaron ang nagkaganyan sa bahay. Isa to sa mga pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ko. Kung anong ginawa ni Aaron kay Tyronia na damage, lalo na pag nagiinom, ay nagawa ko din sa sarili kong anak. Noong 2016, nagkaroon ako ng issue, doon nagsimula ang aking pagiging alcoholic. Nagwawala ako every time na nagiinom ako. Pag may alak na, doon na. Dahil sobrang na-stress ako sa pangyayari, iba yung naramdaman ko noon. Kaya basta may alak, talagang may pagwawala. Ganun yung nangyayari sa akin. Hanggang sa hindi na ako masyadong inom. Inalam ko na kung ano yung alak na pampakalma ko lang, matutulog lang ako. Inalam ko din yung limit ko. Kasi nga, pares kami ni Aaron na meron kaming alcohol problem. Na isa rin sa mga pagkakamali ko bilang isang magulang na nakita din ni Tyronia na may ganong side si Mami. Isa pa sa pagkakamali ko ay yung dahil nadala din ako ng emosyon. Para kasi sa akin yung pagtulong ko parang laging galing sa puso ko. Kaya pag may nalalaman ako ng balita, grabe rin masaktan yung puso ko. Na minsan hindi ko na ko-control, nalalaman ni Tyronia, naririnig niya na sobrang mali. Mali ko yun sa part na yon na hindi dapat lahat ipaalam ko kay Tyronia. Kahit very honest na nanay ako sa kanya kasi totoo lang gusto ko alam niya talaga lahat. Pero para sa akin, mali ko rin yon. Isa pa sa mga pinakamaling pagkakamali ko bilang leader is yung hindi ako effective sa iba dahil tinatrato ko sila ng pare-parehas. Pwedeng sa'yo, effective sa'yo na binubungangan kita, pwedeng kay ganito, hindi. Ang dami kong words na binitawan kay Aaron, kay Venus, na para sa akin, pinupush ko lang sila na malabas sila sa box nila at gusto kong maging magaanang buhay nila. Pero alam ko nakakasakit ako. Lagi kong ginagamitan ng tough love. Ang pagkakamali ko, itinitrato ko ang lahat ng pare-parehas. Pero hard ako magsalita. Controlling akong leader. Kasi gusto ko lahat ito para sa ito, magagawa mo yan. Maganda yung intention, pero yung way masakit. Nakakasakit. Yun ang dahilan kung bakit din talaga napasuko sa akin yung kasama ko sila. Aaron at saka sila Venus. At alam kong pagkakamali ko yan. Hindi ko pinakita yung video dito ni Aaron dahil siya lang yung mali. May pagkakamali din ako. Yun nga lang. Hindi lang siya na-videohan. Inaamin ko na siya. At ito yung video na yun. Sinasabi ko, hindi na ako perfecto. Both sides may pagkakamali. Kumalma na po ako. At ang sabi ni Mami, piliin daw po namin magbigay ng chance. Piliin daw po ang pagmamahal kaysa sa galit. Di ba dati ang linyo? Every other week. So, sa isang buwan, dalawa. Dalawa lang si Inang mahihiram niya. Ano araw? Eh, paano natin? Eh, guys, ano na naman to, Mami? Paano ma-adjust ngayon yan? Ika mo naman ang attitude. Siguro sa umpisa. Wala naman problema sa amin kayo. Ibigyan ako ng... Ibiglain natin na dito siya bigla matutulong. Eh, nangyari din naman din yung last year eh. Hindi ako kasama. Okay lang. Ano lang? Tawag dito kayo. Kayo mag-usap kung sa ilang araw. Gusto ko sana may... Kami na talaga tayo ng bonding namin. Pero nakikita ko talaga na si Ina talaga yung magiging dahilan ng pag-unite nila. Lagi ko namang sinasabi yan, si Ina talaga. Kasi ito talaga tayo, si Tyronia. Kumbaga, siyempre alam naman natin na bumabawi ka, pagbibigyan mo siya. Ito talaga yung baliw kay Ina. Anak, nakatingin mo sa utak mo yung anak ka sa labas. Sama na, pupulot ka. Ikaw ang original. Ngayon ang mga anak sa labas, gusto mo palabasin natin ngayon. Anak sa labas. Kasi ang tayo lang kung paano niya nasabi yun, si Anton masaya kayo nagpo-post. Ang naman niya, anak siya sa labas. Yung may stress yun si mami mo. Pag may tanong ka, ang gusto, i-reta mo sa akin. At saka yung tanong mo diba kung welcome pa ba, kung ano ba? Welcome pa ba kami dito? I mean, this time, di naman ako mangangako sa'yo. Kasi hindi niya rin matutupad. Da-joke lang. Mami! Da-joke lang. O sige na. O si Tyronia muna, laging si Ina. Mami! Ano po, last na po talaga itong chance. Pag nangyari po ulit yung nangyari dati, punta lang po tayo pag-usap. Kaya kailangan lagi tayo nakapag-usap ng gusto mo. Kasi po, nasasaktan lang natin yung isa't isa. Kaya, last na po talaga to kasi pag nangyari po ulit, di na po talaga tayo mag-usap. Okay. Ang mahalaga may chance, no? Pinang masaya ito. Tsaka yung update. Yun yung importante, yung update ka na. Tsaka magtanong. Oo, kamusta na ikaw sa school? Madadala ka na galit na kagad sa akin. Pagka ano, magtanong ka sa'yo. Huwag mo na ulitin yung mami mo. Tsaka tanongin mo rin siya, kamusta yung school? Ikaw rin mag-update ka rin ng tanong. O mag-yakap na kayo. Bakit? Ah, hindi na. Hindi pa sa ngayon. Sobrang miss na miss kita na. Yeah. Ganto na lang, inahag mo si ate para pasa mo sa kanya ko. O, pasa mo daw yung hug.
Oh, ayan na, oh. Hinag ka. Oh, hug ka ni tatay, and then hug mo naman si ate. Hug mo si ate, ha. Ganito pala. Ano, ha? Miss na miss kita, ate Tyronia. Bigay mo na paano yung hug. Ayan. Bigay mo yung ganun na hug kay ate, ha. Ay, ate! Give mo kay ate yung hug. Ayan, oh. Hug mo daw. Ay, naku! Ayan na. Oh, hug kayo. Diyos ko, nag-oxygen. Yay! Masarap sana sa puso kung ikaw yung kayakap talaga ng Tyrone. Happy birthday, God. Gusto ko sanang magstay nun, kaya lang pupunta kami ni Kuya Odi sa isang event na nakaset na matagal na. Judge si Kuya Odi dun, at ako naman ay support lang. Naisip ko na din, kesa nakaupo lang ako dun, tumambay lang, edi bumatal na rin ako. Bukod dun, sobrang na-miss ko rin kasing sumayaw. Sa pagbabatal ng sayaw at sayaw-sayaw lang ako paminsan sa gilid-gilid sa bahay na ito or sa kung saan-saan man. Grabe ang kaba ko. Siyempre. Kumbaga parang ilang years, di ba? Yung feeling na, oh my gosh. Makakatapat ko na naman ng iba't ibang mga mananayaw ng Pilipinas. And then ayun na nga, nag-pre-selection. Nakapasok ako ng pre-selection, top 16. Let me go on my left, Tito V! Tito Pins, one tanong lang, ilang years ka nang nag-stop sa dance battle? Nag-stop ako bago mag-pandemic out. Okay. 2019 stop. Alright, welcome back. Judge's decision in 3, 2, 1. Talaga ba? What? Okay. Tito Vince back at top 8 for tonight. Magnus, thank you so much for coming. Guess who on my left? Tito Vince! Enjoy your battle. Who goes first? Tito Vince goes first. 1 minute each round. Judges, let's do this shit. People, make some noise! Alright, Tito Vince. Your 1 minute starts now. Ready pa tayong maghihintay para sa battle na yun! Judges decision in 3, 2, 1. We got Black Zig! Tito Pins, congratulations for being on the top 8 for your Welcome Back battle. Maraming salamat guys. Nalaglag tayo ng top 8 guys. Kasi nga, hinapo na din ako and malakas talaga yung nakalabang ko. Plus, wala na guys. Yung stock knowledge ko sa pagsasayaw na stock na lang talaga yung iba sa likod-likuran na itong utak ko. Dahil di na rin talaga ako nakakapag-training. Ang bigat ko na rin. Pero at least, I know na I did my best. Kahit hindi siya sobrang the best. After ng sayawan, edi konting inuman lang. Pinakilala ko rin si Kuya Odi sa iba't ibang mga dancers, mga kakilala ko din. Or may mga bagong dancer doon na pinakilala din sa akin. Ito yung mga new gen, ito yung mga bagong uusbong, ganito, ganyan, ganun. Inuman.
Masaya ako para kay Kuya Odi. Kasi nakikita ko na sayaw ang makakatulong sa kanya sa pag-build ulit ng sarili niya. FYI guys ha, marami kasi talagang tao ang nabago ng pagsasayaw. Dating ganito, naging dancer, umayos ang buhay, ganun siya. Kaya nakikita ko kay Papa Odi na sayaw talaga. Continue mo lang. Yun. Nalaman ni Tyrone niya na marunong mag-volleyball ang tatay niya. Ayun, hindi niya na tinantanan. Papa! Wag sa akin. Hindi ako kasali. Ano ba yan? Oh, sige. Oh, konti lang. Oh, yan. Sige. Aabot. Sige. Oh, aabot. Noong nabalitaan ko to, grabe ang saya ng puso ko. Napalambot ni Tatay Elon si Tyrone niya sa kabila ng lahat ng tampo niya. At sa pamamagitan po ito ng volleyball. Banding talaga ang gusto niya. Walang ibang kapatid. Silang dalawa lang. Ano anak, mag-enjoy ka? Ganun ang training. Ganun talaga yun. Ayaw mo na, ayaw mo pa ako. Anak naman, nauntog ka pa. Ano? Marunong naman. Hanggang sa napunta na sa kulitan sa mga bata kasi sobrang na-miss namin sila. Naiyak ako kasi grabe yung panahon. Hindi mo talaga masasabi kung kailan pa makakasama yung isang tao sa buhay mo. I just appreciate na magkakasama lang sila. Ganun yung magkakasama lang. Sabi ko nga, Tay, alam mo ba, kumakanta din yung anak mo. Tagapin na. Yay! Kitang-kita naman sa mata ng tatay ni Tyrone na mahal na mahal niya yung anak niya. Mahal na mahal niya yung panganay niya.
nangangapa lang siguro kung paano niya ipapakita o ipaparamdam. May pagkukulang. Nakakalimot din na hindi na bata si Tyrone niya. Pero nandun sa puso niya yung, anak ko yan, proud ako dyan. Anak ko yan eh. Mahal na mahal ko yan. Pagtapos naman ng usap-usap, back to kulitan naman kami sa bahay. Sa totoo lang, hindi naman yan nawawala talaga sa Toro family, lalo na pag magkakasama. Pag magkasama talaga kami ni Ate Marie, para talaga kaming mga bata. Palagi naglalaro. Tang, yung gigigil siya. Ang galing! Uy, huwag makikin! Baka ano, masira! Arre! Tiga po, tiga po! Gusto mo? Ate, tulak mo na yung ano, yung lamesa. Oh, labas mo na lahat ng kwan mo na. Labas mo na lahat ng kwan mo. Labas mo na lahat ng kwan mo. Labas mo na lahat ng kwan mo. Ay! Umiyak na naman si Papi, kakatawa. Huwag ka niiyak na. Because mama, you give me your phone. Mama, okay? You get the phone, okay? Kasi happy with watching the shakes. Hindi ba pwede yung phone yun? Ate Chance Munente. Ate Chance Munente. Daddy, buti na lang talaga naturuan ako maglagay ng ano ni Mami. Kasi po, lahat po sila mahabay kuko. E ako po, malinis po ang kuko ko. Oh, isang kamay lang ang babasok, ha? Ate, palito dito ulit dito? Oo, dyan, sa gitna. Dadaan, aray. Dadaan, bubush, bubush, bubush. Push mo, baby. Binababa mo eh. Sige, sige, push mo. Push mo po. Nakita po. Apo, akin na po, anak. Akin na, baby. Tingin mo na sa loob na pwede ko. Ay, lang, makakatawa. Baka lumabas, mami. Baka lumabas. Akin na po, mami. Apo. Pinaanak ko. Okay lang yan, baby. Diyan ka naman galing eh. Oo. Para sa iyo, kapatid kong tayo, love ka ni ate. Pag may kaya ka kasi sa buhay, madali kang magka-allergy. Hindi tuloy ako nakapasok sa fab kasi sobrang sensitive ng balat ko. Ano size mo? Naka environment na ano ba kasi office. Ibali ka din pa eh. Kung pag-uwi hindi ka naliligo, hindi ka naghihilamos ko pang pinakapinag-isip pa sa kagay para mabilamos ka. Oh, kita mo na yung kababuyan mo, yung kamamatay mo. Panis, ba't ka namatay? Tamad po ako maghilamos, ayoko pong maghabat. Kinalayan po yung ate ko. Dinisitahan daw siya ng doktor at kailangan daw niya ng multivitamins. Multivitamins? Hindi kailangan na doon ng multivitamins. Bakit? Baka ma-nervous ka kasi. Mami! Ha? Multivitamins kasi daw talaga ang kailangan niya. O sige nga, anong sinabi niya? Ipasahin mo. Ang hirap kong bigyan si Ming. Hindi sabihin mo ano. Multivitamins talaga ang kailangan niya. Update lang sa pagbubuntis ni Jowa, nagsusuka pa din po siya. Pero, upgraded na ngayon. Habang sumusuka siya, umuutot po siya. Kaya minsan, hindi ko maiwasang matawa. Oy! Ay, ako ka dyan!
yung pag-ready sa calling Sa mga naghahanap po sa akin, wala po ako sa Toro House kasi nag-swimming po ako kasama ang family ko. Sobrang saya ko po kasi first time kong ma-experience ang mag-snorkeling. Ano pa kay namin? Nag-aayos na ako para sa weekly papawis namin ng Toro Family. Bigla akong naalala yung event namin ni Papa Odi. Na-appreciate ko lang bigla yung buhay na meron ako ngayon. Ano, sobrang saya. Bakit? Naalala ko lang bigla yung buhay ko dati. Dati, nilipat ko lang ako pang bilis. Ngayon, meron ako pang bilis. Ako, nandito ba ako? Nagabi na pang mga bakal ako, naisip ko. Alam mo yung, kung yung dati yun, isip ko na, naglaga ko lapit. Nagabi na lang daw ako. Naglaga ko ngayon. Okay lang. Kasi yung totoong pangalan yung buhay ko. Ito ni Tyrone, may Tyrone. Yung buhay na meron ko lumipat. Ngayon yung nasa isip ko. Kasi yung nag-i-enjoy na lang ako. Oo, di ba? Buti na lang, walang di ako sa'yo. Tumawag si Ate Paye, nagpaalam po siya kung pwede po siya mag-half day kasi nga po, meron po magaganap na basketball play. Dapat kaya mo na gumisi sa sarili mong alarm. Putang ina, 18 ka na. 18 ka na, kailangan matututo ng ano, kahit sa sarili mong alarm, dapat kahit hindi ka umaasa kila Ate Imelda. Sila Ate Imelda, pampagaan lang. Pagtulong lang yan na ano, pang double kill lang magalagang sigurado magigising ka. Eh buta, hindi ka na nga nag-a-alarm ata eh. Hindi ka pa gumigising kay Ate Imelda. Tapos gusto mo ngayon mag-half day para manood ang basketball ng jowa mo. Anong kapalit bukas pag hindi ka gumising ng maaga? Hindi, wag na lang po. Ha? Huwag na lang po. Okay, di wag. Mabilis akong kausap dahil responsable siya. Aba, kailangan matuto siya sa oras. Hindi porkit si O yung mami niya, dadaan-daan niya sa lambi na, Mami, Uni, pwede po ba? Kasi po, ano po? Ganun din, hindi din natiis ni baby mami si Paye. Sabi ni Mami, let's check ka daw. Tara na daw, di ka daw niya matiis. Ay ka na. Inaantay ka na niya. Si Paing, piti ka na. Hindi ka daw matiis ni Mami. Piti ka na, si Paing. Yes, hindi natiis. Saan ako ba? Oo, tara, dito na ako eh. Sati, babe. Grabe, ang bait ni Mami. Sinundo na nga siya na kasi makot pa rin si Ate Paye. Sige, Paye, dyan ka na. Wa, ayun na si Paye. Hindi nga po, Mati. Basta siya. Pumasok lang po ako, Mami. Hello po. Hello din. Naramdaman ko po talaga na sumama yung loob ni Mami nun. Eh, buntis. Kaya sobrang grabe talaga si Ate Paye. Pero syempre, kahit sabihin mong boss mo ako, nanay mo pa din ako. Ang nasa utak ko, di ko pa din talaga matiis. Tanong mo kay Vince, dali mo natin kay Paye, hindi gusto mong pasundo na natin kay Kiana, hindi gusto ko sa ano, tunduin. Syempre, part of me, hindi kita matiis. Pero tuturuan pa rin kita ng disiplina, naiintindihan mo? Hindi kita gustong kaaway. Okay, hindi lang kita matiis. Nag-request ka sa akin ng lambing-lambing mo kanina. Mali ka na dito. Happy ka ba? Welcome po. Sige, nandito na tayo para happy na tayo manunod. Yeah. Alam ko namang isang sorry ko lang, okay na ang lahat. Ang mahihirapan talaga, si Mami, na tiisin ako kasi masipag akong Gen Z. Tangin na mo naman kasi, pasa mo ng bola, ayusin mo. Ipabilog, yan. Sa'yo pa rin yan, Kiang. Pasa mo ng bola, pang basketball eh. Bilang ako na pinakabata na hindi na minor sa Toro Family, mahirap ipaintindi sa kanila na may mga bagay na ikakasaya ko na jowa ko lang ang makakapagbigay. At kahit anong gawin nila, hindi talaga sila fun kasama. Yun ang hindi tanggap ng family ko. Yeah. Wala pa sila chug. Tapos na, nakapaglaro na kami. Nabalitaan ko sa pagre-review ko ng CCTV. Grabe pala magharutan sila pa eh, tsaka si Kiana. Ano mo to ka?
Si Kalaki. Sa TV ko na. Hindi ko maganyan ang mukha ko eh. Grabe yung harutan nila, talagang nagkokotongan sila, tapos nagbabardagulan sa kwarto. Uy, ang iinay ninyo, di sa orasan ng gabi. Hmm? Ang iinay ninyo rin, nagkaya hanggang baba. Eh, gago, ba't ako akit dito nang wala lang kung di ko naririnig? Hindi niyo ba naisip kung papasok pa yung dalawa dun? Sorry. Ano, palaging ganyan? Sobrang ingay ni Kiara tsaka ni Paye. Nasa baba na kami at may pinto yun, ha? Tulog na yung mga bata dahil may pasok pa yun sa school. Hindi man lang nahiya. Okay lang sana kung saglit lang silang ganun eh. Pero isang oras na ata silang nagkikiliti at taga-harutan dun ang ingay-ingay nila. Lagi na lang kayo maingay. Oo nga. Dito nga may kapitbahay. Ayun lang yung mga bayo. Hindi nahiya. Lampungan kayo ng lampungan dyan. Ang iingay ninyo. Yung dalawang bata dun, ingayan din. Rinigbig niya lang gandun. Ngiti-ngiti lang ng ganyan. Salamat ka, buntis ako kung di inabot ko sa akin. Sorry ate, hindi na po. What the fuck? Ano ba yan? Ay, magsasorry nga ako eh. Hindi na naman tayo sa ganyan eh. Nagsasorry naman ako kanina eh. Umigil na kayo dyan. Kung gusto niyo maglampungan ka nung magtahimik kayo dyan, kayo dyan. Manap kayo ng pwesto. Doon kayo sa loob ng sauna. Doon, kulog doon. Hindi kayo maano doon. Sa loob kayo ng sauna mag-ano. Nakakabula kayo ng tao. Sa Manila kayong ano. May mga gagawin pang bukas. Hindi pa sinarabi yung control. Madalas, chikan kami ni Oni sa buhay. Ang sabi ko sa kanya, natutuwa ako na nagsimulan niya ng unahin niya yung sarili niya. Hello. Hihingal ako lang. Ba't na kayo sarang putang ina ka? Hindi ko alam naman. Ba't na kayo siya? Wala lang pa kayo tatapos. Di ba? CEO nga ako dito. Lahat na lang. Pinapakailamanan, di ba? Hindi naman sila yung nahihirapan sa suot kong heels. Pero pansin ng pansin. Papansin. Hi, Ben. Kamusta po? Pagod-agad ako. Sa totoo lang, yung pakiramdam ko nun habang mini-makeupan ako, parang antok na antok ako. Sobra. Yung parang isarado na lang kaya natin tong kumpanya. Huwag na tayo mag-fab-fab. Sobrang antok ko. Sobrang tinatamad yung katawan ko. Hindi ko alam ba't ba ako nagpa-photoshoot. Kahit tamad na tamad si Jowa, napakaganda niya pa rin. Pangako kay Tonyang ko, palagi ko siyang pagsisilbihan. Kasi ako lang talaga yung nagmamahal sa kanya ng totoo sa Toro family. Nag-start na ako mag-work sa FAB or Fowler and Beauty. Kasi buntis ngayon si Tonyang at eto yung alam kong paraan para makatulong ako sa kanya. Lalo na ngayon na puro kain siya at tulog. Today is Papa's work day. I go some of them for emotional support from my heart. We're gonna sama him on the office na. Kayo pa si Papa? O sige na. Papa. Sasamahan ka daw niya sa unang araw mo sa opisina. Let's work. Good morning, good morning. Good morning. This is where Papa is going to work. He's going to work na. What can you tell Papa? I'm just gonna help him. Hmm? Because of the chair. You're gonna sit with Papa sa chair? Yes. Papa's working na. You're not gonna see Papa every day because he's going here. No, she's gonna come with me every day. Huh? You want to come with Papa every day here? Yes. Because he's not gonna leave me now. Mm-hmm. I'm gonna see him now.
Okay. Masaya na sa office kasi nagtutulong-tulong na kami. Ka-office mate ko na din si Papa Odi at si Papa King na pinsan nito niyang ko. At palagi kaming good vibes habang nagtatrabaho. Our family is crazy. Working and helping for their mountain house. Especially to my papa. Eh, andun na ako. Ano pa nga ba? Eh, syempre, maglilinis na rin ako ng sopa. 2 years na yan since nung nakuha namin yan sa furniture deals. Syempre, kailangan alagaan mo para lagi mukhang bago. Paibay ba ang body clock ni Jowa? Kaya pag tinopak siyang mag-shopping ng mga kailangan daw niya, kailangan daw niya. Eh kung anong bukas na lang ng store ang pupuntahan namin. Tulad ng Mercury Drugstore. Thankful nga ako kay Kiana eh. Kasi tinutulungan niya ako kay baby mommy. Maaga ako pinatulog na ni mami. Bigla ako na naginip ng sorry sa akin yung mama ko. The same time sinasabi niya din na miss na kita, miss na miss ko na kayo ng ate mo. Tapos bigla siyang umalis. And ako naman, habol ako ng habol sa kanya. Sobrang hingal na ako at umiiyak na ako kakahabol sa kanya. Tapos bigla akong nagising. Hinanap ko kaagad yung laptop ko para matawagan ko si Mami Oni kasi nga wala akong cellphone. Kukunin ko lang sana nun si birthday. Tapos nagulat ako. Bigla akong iiyak si Payet. So surprise ko sana si birthday kasi gusto ko yun ipagating ko. Tatago ako. Tapos hahanap pa natin niya ako. Hanggang sa nakalma na ako nila mami, hindi ko na malaya na tumatawa na ulit ako. Para sa mama ko na nasa heaven, na ngayon dinadalaw ako sa panaginip ko, alam ko naman na humihingi ka ng forgiveness. Kaya nagkakaroon tayo ng gantong habulan sa panaginip. And alam ko naman sa puso kong napatawad kita. Pero sana, bigyan mo ko ng time para makapag-heal sa mga bagay-bagay. Dahil blur pa sa akin lahat ng mga pangyayari. At nalilito pa ako sa nararamdaman ko. Bigyan mo ko ng strength para kayanin ko yung lahat. Para next na dalawin mo ko, buong-buo na ako. Sa totoo lang, minsan gusto ko nang maniwala sa mga sinasabi ng fans na nagiging aso na lang talaga ako ni Jowa. Hindi ako makagalaw palagi, lagi akong nakabantay at lagi ako nasa tabi niya. Kasi puro siya tulog at ayaw niyang magising nang wala ako. Minsan naman bigla siyang susuka, kaya dapat nandyan lang ako. Minsan nga, may topak pa yan. Inaaway niya ako kasi wala daw ako. E nandun lang naman ako sa tabi niya or nasa gilid-gilid lang ako ng kwarto. May cravings pa yan minsan. Gusto raw niya ng malamig na inumin na something na hindi ko alam. Basta malamig daw. Matamis ang Sunday ni Jollibee. Okay. Hello po. Yes po, sa away lang po. While waiting for remind ko lang po na available tayo sa lahat ng Sunday. Yun lang, wala. Walang coke. Thank you po. Walang coke float? Wala. Walang Sunday, walang coke float.
Ice tea. May ice tea ba kayo? Yes po. Ice tea ba kayo? Yung ano, yung coffee, ano, ice tea ba yun? Yung coffee tea. Coffee ice. Mami! Basta yun, nakauna ako, pakina nyo! Wala kayo Sunday! Sorry po, naka-pull out po yung machine. Joke lang, 70 ako. Sorry. Ready to win. Puro battery yung full case. Naka-pull out po kasi yung machine. Oh. Alam niya, ating ako to nakakayan. Pagpasensya niyo na po si Buntit. Nahihirapan na ako sa reality show na to kasi hindi ko na nababantayan lahat. Hindi katulad noon. Puro nga kasi ako tulog. So ang nangyayari, ang mga nakuha ko lang ng mga footage, yung mga pangyayari dito, CCTV. Yung iba naman, pag may nangyayari, hindi agad sinasabi sa akin. Or parang tamad na ata sila mag-video. Kaya parang pakiramdam ko tong episode to, parang umiikot lang sa amin. Kahit nakakairita, kasi tulad niyan, tulog ako. Tapos pagtitripan ako ni Mami Oni, ang lakas pa ng tawa ng girlfriend ko. Tapos pag nakakasalubong ko naman si Mami, pasulpot-sulpot sa bahay. Eh magugulatin nga ako. Grabe tuloy yung nginig ng katawan ko. Ganto. Na-open na po yun sa amin ni Ate Paye na parang favorite daw po siya kaysa kay Teronya. Kasi siya daw po yung palaging nakikita. Dumating kasi yung parcel ni Jowa eh. Yung mga bag ng laptop para sa lahat. Sigaw mo, tagal na nito, di mo lang siya bumili. So ano-ano na sa loob, lalo ka baboy o. Oh. Paye! Diba? Pinakailaman na naman yung gamit ko. Okay nang ina, ano to? May tint, may face mask ulit. Sobrang pinipresyon mo ba yung mabaho mong hininga? O, ano tong tissue, madaming mga ano, ganyan. Tangay na lang, bay, sa itong sinabihan sa gamit mo, maging maayos ka naman eh. Ayan o, putang ina, charger, tapos may AirPods. May barya na putang inang may nail cutter. Anong kombinasyon to, putang ina, ba't di mo lagay lahat sa pet-pet mo? Ganyan ka kababoy. Akala ko, ito lang yung ano eh. Ito lang yung mapapansin ko eh. Kung gano'ng kapangit yung bago na hindi mo pinapalitan. Ang mahal ng laptop mo, di mo iingatan, hindi mo malang bilan ng bagong bag. Putang ina, mga nakalagay ganyan. Tama ba yan? Tataka ako kung bakit ang baho ng CR nung nakaraan. Eh, napakababoy mong babae. Kaya na, ba't hindi kayo magtulungan? Nakakairita na. Hindi kayo magtulungan sa paglinis ng gamit. Tingin na mo ako sa ganyan mukha mo, tingin mong ganyan, ang baboy-baboy mo. Hindi mo ako titingin ng ganyang mata. Ako ang magkarawatang gumanyan sa'yo. Paano ka matututo? Paano ka magkakas sa sarili mong bahay? Sarili mong pamilya kung ganyan kang baboy ka, lahat lagi na sa ospital? Tangina, sarili mong gamit, talaga lang ang laptop, hindi mo ayos-ayos. Kung nanonood kang ganyan, ayan o, ayos-ayosin mo lang. Ayos-ayosin mo lang, paye. Tahimik na lang ako kahit alam kong invasion of privacy yung ginagawa nila sa akin. Oh, binilang kita. Pinang ina. Thank you, ha? Gano ka, baboy? O, tapos mamaya ako sabihin, mamaya po kasi mag-sorry po kayo. Mamaya po ako mag-thank you po eh. Pinapatapos ko lang po kayo. Tama? Diba ganyan yung mga exes mo? Ang inang baboy mo sa gamit. Parang di ka tinuturuan palagi. Ikaw naman putang ina, tinitaste-taste mo lang. Kaya na, hinahayaan mo. Wala ka man lang kirtigan yung gamit niya. Lagi ko nakikita yung bag mo na yan. Kung saan nilalapag, ang dumi-dumi, parang hindi naaayos. Akala ko yung bag lang yung problema. Putang ina, pag di pa ng mga laman sa loob. Laptop, lalagyan mo kasama ng cutter. Ano? At saka mga barya, tama ba yun? Baka tignan ko rin yung aldo mong bag dito kung maayos o hindi. 18 ka na, payad at alam mo na yan. Dapat kasama na yun sa responsibilidad mo. Yung sarili mong gamit. Baka maloka pa ako si Tyronia, mas maayos ang gamit o si Ika kahit hindi mamahalin. Ang baboy mo naman. Wala akong anak na baboy. Wala akong ganyan. Naiintindihan mo? Isa pang makita ko yan, ano? Ano gagawin ko? Papakain ko lahat ang nilalagay mo sa ng laptop mo, ha? Pagpakain ko sa'yo, naiintindihan mo? Ang ganun, use words. Ano? O, ayos yung minalagyan ng laptop mo. May bago kang bag. Kape ko na eh. Ayun kung baboy ka sa gamit mo pa eh. Sarili mong gamit. Sinanggay din, di ba? Inahatol lang tayo. Takin na ang baboy mo. Ba't may napsit sa loob? Ngayon naman, dekater at saka ano. Bakit sobrang pinutat ng dekater? O para kay Kiana? Sigurado ka. Hindi mo ginagawin yung dekater na yan, Kiana? Hindi. Kami hindi ko,
Ngayon ko lang nakita si Paye na gano'ng ka-importansya ang nilalaman sa kanya. Alam niyo kayo na, ma'am. Matingin nga ako na kukuha ngayon. Mahaba! Mahaba! Para sa staff, hindi na ko lahat ako kumusta pa maya. Mahalali niya nga akin, mami. Mahaba din ko. Sabi niya para sa akin, gusto ko pagpigil ko sa kapatang ko. Ayun ako. Narinig ko po si Mami na mataas na naman yung boses niya kay Ate Pae. Kaya ako naman, kinabahan ako kasi tinawag kami dalawa ni Ate Ika. So akala namin kami na yung susunod na papagalitan. Kaya kanina pa po talaga kami kinakabahan. Saan ka ba, Tika? Kulang mo ang laptop. Oo, mga laptop, Tika. Hindi ka walang kapatid po. Alam ko si Ika ang lalagyan ng laptop niya, baka ipad lang. Pali na lang, sino ba? Ay, saan po? Dream mo sa marungin niya. Okay na naman yung face. Anak kasi malaki yung laptop. Pwede niyo kaya ate pa eh. Ah, malaki nga yung laptop ni Ika. Thank you po, Mami. Pero mag-take the one room yan mo lang. Safe naman po. Hindi kami napagalitan. Kinakabahan din po kasi ako. Kaya nung sinabi sa akin ni Papi na mas inuna ko na daw yung sarili ko, I strongly disagree. Para sa akin, hindi yan totoo. Sabi ko nga sa kanya, ay, hindi ko ramdam kasi nasa akin si Paye. Na tsinatsaga ako din si Paye habang buntis ako. Sipin mo yun. Kasi kung sarili ko unahin ko dahil, ay, baka wala na si Paye muna dito sa bahay. Plus, meron pa akong Ika iniintindi at Tyron niya na binabantayan. So, baka hindi na lang ramdam ni Papi kasi hindi ko na siya kasama sa bahay. Natatawa ako. Yung dalawang buntis, hindi ko malamang kung nagpapatagisan ba or what. Natatawa ako kasi hindi ko alam kung meron bang effect yung pagiging buntis sa interpretation niya sa mga bagay-bagay or hindi niya nakikita. Basta tawang-tawa ako noon time na yon noon narinig ko. Ramdam na ramdam ko na na-push ni Papi ang button ni Tony na parang mapapanganga ka lang na, talaga ba Papi? Naramdaman ko lang yung nararamdaman ni Tony. And at the same time, naiintindihan ko si Papi. In a way, gusto sana siguro niya na ma-feel good si Tony, pero hindi nangyari. Maling-mali kasi nasabihin niya yun kay Tony. Kasi hanggang ngayon, nakaalalay pa rin naman si Tony sa pagbayad ng bahay nila. At ako, ililipat niya ako ng bahay next week. Kaya next week ko na lang din ikukwento. Kasi inaalala niya kami ni Mikay at saka ni Odie. Pa-joke ko nga nun sinabi sa utak ko, gaya mo ko sa'yo, Papi. Pero ang totoo niyan para sa akin, magkaiba lang talaga kami ni Papi. Hindi naman kasi masama na unahin niya yung first core ng family niya. Walang problema don. Hindi lang talaga ako ganun. Kumbaga, walang kompetensya. Masyado lang talaga malaking puso ko. Maraming kasha. Sobrang natutuwa ako na grabe. Sobrang close namin ni Ate Marie. Wagas kami magharutan. Na-appreciate ko siya kasi yung mga pagkukulang sa akin nito niyang pinupunan niya. My papa always tell me that I'm so pretty. Beautiful nose. Once they said, when my nose pangit, they said, my nose is pretty. Your nose is pretty. Who said your nose is ugly? Who? Everyone, because you said, my nose pretty. Yeah, I know. Your nose is pretty. Okay po. You have a beautiful nose. Yes. Hindi ko maniwala dun. You're cute. Can you put me here? Mm-hmm. Yes, I will put you there, Anna. And you put another one for Mama for Dodo. I don't like other Papa. Who said you're beautiful? You. You? Me? Yeah, you said I'm beautiful. Yes. You're always beautiful in my eyes. Yes. And mama, and mommy court, yes. And daddy. Yes. Everyone thinks you're pretty. I put mommy on in too. Yes, they think you're pretty too. But they said also pretty, but they also said it's funny. No. No, you're pretty. They said they're only pretty. Mm-hmm. It's only joking, but you're pretty. The boys is all boys, and then the girls are pretty. Every time I bring Papa, I'm happy because all we do is love. Ang totoo niyan, busy talaga ako kay Happy. At hindi ko talaga inaasa sa Yaya ang lahat. Hands-on ako.
Maaga na matulog si Happy ngayon kasi meron kaming cute routine sa bahay. At hindi na rin siya sumusuka kapag pinapainom siya ng gamot. Though nadudual siya, pero hindi na siya sumusuka. 1, 2, 3. Drink. And then... Sige. Yan, water agad. Tapos pakainin mo agad ng ibang lasa para hindi siya masuka. Are you okay? Okay po. At first, it doesn't taste nice. Yeah. Uh-huh. But you will get used to it so that you can be strong. Okay po? Oh, dito, pagalun ka na lang. I like this ka, Happy. Let's do this. Do you feel good? Yes. Okay, again. We practice breathing, okay? We practice here. At magaling na siya sa infection niya. That's your reward for being a good girl! Here, look! Wow! Okay? I love you! May mga daldalan din kami as mama at baby na wala namang kapupuntahan. Good morning! Good morning! So, we're gonna go to Dandy and Mommy Kat. Are you excited? And Mommy Oni. And Mommy Oni, okay? Okay, and Jowa. And Jowa. And Peter Pan. Okay. And Adam. Mama Marie will drive the car na. I have also the car with the games. Ah, you have also a car, pink one? Yes, with the games. I can play and I can drive. Mama's gonna drive now, okay? First, you're gonna drive your car and I'm gonna drive my car. Okay. First, you need to play my car and we're gonna drive your car. Okay, let's go. Mom got Tristan because she's pregnant. Surprise visit! My parents! Don't not talk, okay? Be quiet. Because they're still sleeping. Come on. That is the door. It's the kingdom! Oh, let's go to Mommy Kat's room. Okay. Dandy! Hello! Hello. You go to Mommy Kat na dali. Hello. Bash, Kuya Bash. Good morning. What's this? It's my head cap because I curl my hair. I make it curly. Oh. You have Mommy Kat na. I'm so happy you visit me. Yes. About me. And you visit me too. You hug me. I'm you here. You come back to us. You visit mommy. You are my baby. Yes. You are my baby. Hop. What happened? You wake up? Yeah. You're not sick anymore? Yeah, because I said it's no now. It's no now. No more now. Yeah. Have you mom? I'm just waiting for hug you. Me. You know? Yeah. Is that your toy? Yeah. It's Dolly's store. Now I'm gonna play it. With okay. You. Did you have many toys? Oh yes, I just meet you. Did you go with Mama? Yes. Did you just walk or you drive the car with Mama? Drive. The car? Yeah. Which car? What color? White. The white one? Yes. Aba, syempre. Sa mga nagdaan na araw, kahit magaling na si Dodong, iche-check ko pa rin siya ang aking Dodong My Love. Hi, Dong! Good morning, my love! Hello, Dong! Good morning! Nakita mo si Mama, Dong? Hello? Ayaw niya pa akong pansinin, no? Hello, my love! Andito si Mama! Pugi ka talaga, Dong! Kapugi ka! Pugi ba yung Dodong na yan? Isang linggo na atang nagyaya magsini si Jowa. Buryong-buryo na siya sa buhay niya. Pagkarating po ng mall, sumakit po agad yung tiyan ni Mami Oni. Ano? Nahihirapan ako magpupo. Bakit? Kasi wala silang pitay. Oh. So ginamit yung tumbler ko dito, sobrang lamig. Tubig ko habang nagugas ako ng pet ko, may mga yelo-yelo pag sumasama ko. Hirap na hirap ako. Di ba? Ba na ba? Tigas na lang ng tingin ko na kaya. Mami!
Ang sakit-sakit na nga ng suso ko araw-araw, pabigat ng pabigat. Laging namamaga. Tapos sasabayan pa ng pagtatae. Pero sabi nila normal lang daw yun. Hindi ko din alam ba't ako nagtatae. Sabi ko po kay Mami, kailangan ko na po ng school shoes, kaya isabay na po namin. 4,300. 4,300 po. Ayun, ba't pagdating sa'yo? Ayaw mo gumasas bigla. Bibigla ka ng tinipid para sa mga wala ko yung takiyaan mo, i-online shop mo. Sa bato sa school, hindi ka bibili ng maayos. Tapos bibili ka ng mga parasin mo walang kwenta, talaga ba? Oo. Kaya kinukuha ko yung pera binibigay sa'yo ng tatay mo or ng kusino man kasi dyan napupunta. Ngayon ang gusto mangyari yung pera mo, hawak mo. Binigay sa'yo, tapos hindi ka nagkasa sa mga pangskilahan mo. Pero yung mga in-order mo online, okay na, nagkasasan mo. Mga hikaw na walang kwenta, nagkakalawang, ano? Ang sumagot ka! Kasi biglang kayong kumastos. Sige, bumabayaran po ng tayo niya. Pwede na rin siya ma'am kasi good for development na rin po ng paan ng bata. Oo, good for development daw ng paan ng bata. Narinig mo? Makipag-usap ka kay ate, makipag-deal ka, matuto kami. Okay. Ay, Diyos ko po. Matuto ka nga. Sama ng loob niyo, pambibili niya ng school shoes niyo. Mami, hindi po. Akala niya tayo sasagot ng school shoes. Kasi ang usapan naman talaga, pag regarding sa school, tayo. Pero kung may pera siya ng ganyan, bakit yung... Para naman tatay na yung gumastos. Okay. Diba? Ano sinabigyan ng pera sa'yo? Tatay mo. O siya na ibig sabihin, siya ang pumili ng school shoes mo. Ganun dapat. Kasi yung uniform tuition lahat, ako na sa araw-araw, driver, pagkain. Ay, ako. Mami, ako. Ay, diba, Tyronia? Opo, sige po, Mami. Sorry po. Buntis ka po. Opo, Mami. Bibili. Ate, bibili ko po yan. Lahat yan bibili ko. Ba't kasi nakita namin to that hindi nagpakita? Sabi niya kasi school just okay yun na. Alamat ako. Na-appreciate ko po talaga na may sustento kasi pangdagdag na rin yun sa mga kailangan ko po. Masaya pala pag may sustento. Ha? Masaya pala pag may sustento. Ano sabi mo? Pinadawi ko lang ako. Mami, kasi nabibili ko yung mga ako. Ang mga kailangan mo. Kasi pag ano, ang mga nakasusunod, Mami, pwede ba bumili ng ganyan-ganyan sa tito? Kailangan ko na, kailangan ko na. Pag walang sustento, ano? Anak, syempre, hindi tipidin si Mami. Ako lang po mag-isa. Kasi nga kami ng didal, eh. Hindi mo may katuwang ng sustento ng tatay mo, gano'n? Kaya gagawin mo, sasayin mo yung tatay mo, tayo tignan mo. Bumili ako sapatos ngayon para gaganaan siya yung papadala. Next month, diba? Para one lang kahit ito. Mami, diba sa pag-aigyan, Mami, hindi ko napapakita sa'yo. Add to cart, tapos check lang nagad, di ba? Hindi ko naghihirapan naman ang tao na pupunta ko sa tama. Opo, natutuwa mo. Ano ba yung mga sinitsaga ko sa TikTok? Lalagyan na gamot. Lalagyan na gamot, ano ba? Tapos, school shoes. School shoes, yun pala ako. Kaya na, Mami, nalagyan natin. Sa TikTok siya, sa school shoes? O, hindi ko parit-parit na po na sila yung isang meron kapag sa kama. May nabili ka na sa TikTok siya? Anong size? O, di ba? Kasi sihipa tayo dito. May takong? Wala. May takong. Okay, di ba pag dalawa yung sumusustento, no? Okay, gano'n. Masaya ka. Masaya ka sabihin. Kasi ako anak, ako na rin kaya ko at yung nakakatipid, hindi yung sobra-sobra. Hindi ko ba sobra-sobra binibigay ko sa'yo, naka-iPhone ka, naka-laptop ka. Sobra-sobra, Mami, sobra. Ba't may kailangan ko ng sustento ng tatay? Nagbigay po siya eh. Okay. Ito na naman, family day! Palagi kami excited sa ganito. Si Pari lang naman yung lagi si Malmal eh. Vince! Dala namin si birthday! Oo nga, dala namin ito na. Ang saan mo sa nisinan eh. Ano si birthday yun? Pwede, pwede! Pwede pa ako? Tawagin mo! Pwede pa ako? Tawagin mo! Pwede, pwede! Tawagin mo! Ako yan? Bakit pa ako yan? Ano itong mga ticket nila sa popcorn? Hindi nyo in order, hindi namin nyo flavor eh. So, may napaisip ako, baka hindi tinawagan? Sa tingin lang sila. Diba? Ngayon, tumabog sa UC Vince, sinanong kayo, inalaman nila yung flavor. Sabi ko pa, kapayay, punti sa ate mo, hindi mo na naisip? Paano hindi umabon? Napagalan ang tuloy kanina. Ano ata, gusto niya ata itong episode na to, ano yung title nito, ano eh? Paye.
Lucifer, what about you? Payections. Common sense. Things you don't know. Hindi, Paye family. Yun na, iparap na. Paye family. Kasi laging siya eh. At ang matindi pa sa akin, napagalit ako siya kanina. Alam mo bakit? Binili lang ko ng lalagyan ng ano sa laptop. Sila Iga, nila ano. Ilang ko. Hindi ko mag-gets. Ano yung mga problema niya? Mamay, bigyan na lang ako ng... Ba't lang yung nakapantalon? Kasi dami daw niyang paka. Ngayon ko pares ka ng ate mo. Sabi ko sa kanate. Mami, lagi, araw-araw niya nang dinapday sa akin na dumadami yung pasada. Alam mo sabi sa kanya, baka kinakasal ng demonyo pag tinot ka. Gagi mo yun ito. Ano na, pati niya pa isip ang pa-check up. Ayan o, magaling mo kapatay. Alam niya na, nagawa niya na. Yung ano niya, lalagyan niya ng laptop. Alam mo laman, dalawang face mask na gamit. Kasi pinibasa niya yung hininga niya, yes. Gamit yan, pe. Gamit yan. Alam mo yan. Ano pa? May mga barya na may kasamang medkater. May sabi ko, pe, ngayon lakta, nakita na sobrang importante sa yung ginang medkater. Para daw sa nails niya, paggagawa ng sa pa. Pati ng nails, sobrang haba. So, para kanino? Para daw sa mga office mate daw. Ngayon, Mikay, ang assignment mo bukas, titignan mo lahat ng mga tao sa pub. Kung pud-pud ang kukukas, para daw yun sa mga office mates. Yung pili ko kay Kiara talaga eh. Kinabi ko nga eh, hindi daw. Tignan mo ah, bukas ah, assignment mo yan, Mikay ah. Lahat ng mga staff, videohan mo ah. Tinignan mo yung kuko nila kung may umahaba ba o hindi. Kailangan talaga natin ang problema. Hindi sumama sila Ate Marie at Kuya Odi. Kasi maaga sila matulog dahil kay Happy. Simula nung na-trigger ko si Papi, naisip ko na mali talaga yun. Lalo na't bunti si Papi, na dapat hindi ko sinasabayan. Kaya ginagawa ko ngayon, bumabawi ako sa kanya. Nalambing ko siya. Inaasikaso ko siya. Para ma-feel yan na nandito lang ako at di ko na mabigay sa kanya yung stress na binigay ko nun. Sa huli, masakit, masalimuot, magulo. Tapos, nagiging masaya. Pwedeng paikot-ikot, pero mas magaan ang buhay kapag pinili mong magpatawad. Music